Mga kaupak, mahalaga na ang desisyon natin tungkol sa bayan natin ay pinag-aaralan o iniisip o sa madaling salita, kinukonsulta sa mga taong marunong. Mga kaupak, bago natin umpisa ng video nito, to make sure na nakalike ka na, subscribe, at click mo na rin na bell button ng notification para kung may bago akong video, updated ka. Mga kaupak, ngayon dahil napakalapit na ng politika, no? Almost 9 months na lang. Napakalapit na, mga kaupak. Magkakaalaman na. Sa madaling salita, mga kaupak, this coming September o kaya July, talagang magkakaalaman na kung kailangan kasi nila, mga kaupak, mag-file ng Certificate of Candidacy sa Commission on Election kung sino ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas hanggang Municipal Konsehal ng ating bayan o mga opisyal na pagkakatiwalaan. The next national is 6 years from president to senador. Tapos after that, congressman and city councilor, 3 years magkakaroon sila ng midterm. So mahalaga, mga kaupak, na aralin natin yung mga ihahalal natin the next 6 years, especially ang national election. Mga kaupak, kasi ngayon ang mga politiko naglalabo-labo na. Ibig sabihin, mga kaupak, kanya-kanya na sila tapo ng sabaw. Sabi nga ni Secretary Roque, tumapo ng sabaw. So mga kaupak, masabi ko nga, mabuti nga kung tumapo lang yung sabaw. Yung minsan nabasag pa yung pinaglagyan ng sabaw. Joke lang, mga kaupak. Kasi mga kaupak, ngayon ano, si Pangulong Duterte, talagang nagbabanggaan na sila. Hindi na nila maitago nga nagbabanggaan na si Pangulong Duterte at saka si Pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi po ki-champion ka sa boxing, champion ka sa politika. Pero mga kaupak, kung tutusin, hindi dapat sila nag-aaway sapagkat magkapartido sila. Si Pangulong Duterte ang chairman ng PDP Laban partido. Si Manny Pacquiao, isang senador, siya naman ang presidente ng partido nila. Dahil siyempre, ang mga tao, may kanya-kanya ng ambisyon. Especially yung mga nandyan sa nakapaligid sa kanila, yung mga sekretary, yung mga cabinet secretary. Pero hindi naman lahat, meron sila pinoproteksyonan nila ang kanilang ambisyon, mga interest, especially sa mga negosyo at posisyon. Mahalaga yun, mga kaupak. Tapos ngayon, mga kaupak, may mga tao na ang gusto nila si Manny Pacquiao. Meron naman mga tao na gusto nila manatili sila. Hindi, actually hindi lang mga tao ito. Ito ay talagang mga cabinet secretary. Sa totoo, hindi sila ang magdesisyon kung sino ang magiging next president. Sila lang ang tagapagsulong. Pero hindi talaga sila ang masusunod. Ang masusunod talaga, tayo. Tayo na mamamayan. Tayo ang masusunod sa eleksyon. Dahil tayo ang boboto sa magiging presidente, vice president at senador. So mga kaupak, ngayon pa lang, yung iba, ayaw na ni, halimbawa, si Manny Pacquiao yung maging presidente. Siyempre, yung isa mayroon cabinet secretary, ang pakiramdam niya, baka mapalitan siya kapag si presidente. Ngayon, mga kaupak, ang presidente, sinusulsulan nila. So, hindi naman ang presidente ang kapasulsul kasi marunong siya. Pero napakahalaga ng mga advisor, legal advisor, mga nakapaligid, cabinet friend, and everything na sa nakapaligid kay presidente. Kasi pinapakinggan niya ng Pangulo, especially yung hindi lang niya friend, yung mga matatagal niyang kasama sa politika. Di ba, Mr. Senator? Senador? Nasa isip ko kasi, aide siya ni Pangulo kasi lagi siya ni Pangulo kasama, si Secretary ay Senador Bongo, di ba? Mahalaga yung pagtitiwala mo. Ngayon mga kaupak, magkapartido sila. Pero maniniwala po kayo sa inyo. Na-excite ako masyado. Maniniwala po kayo, mga kaupak. Hindi po malabo po na magtambal si Pangulong, malabo si Pangulong
Duterte at saka si Senator Manny Pacquiao ang magtambal. Kasi ang sabi ni Pangulong Duterte, siya na ang pinag-iisipan na niya maging vice president. Pero ang sabi ng mga expert sa konstitusyon, kapag si Pangulong Duterte ay maging vice president, malaki itong constitutional crisis, sapagkat ang alam naman natin na ang pag nawala ang presidente, ang vice president ang automatic sa kapangyarihan, siya ang titik. E paano kung naging presidente ka na dati? Diba? Parang magkakaroon unconstitutional crisis pag ganun. So alam na natin, magre-resolve niyan ang Supreme Court. Pero siyempre, ang Supreme Court, dipindi rin yan kung sino ang namumuno. Kasi tao lang din ang mga Supreme Court justice. Sila ang mag-final arbiter ng mga batas na wala, na hindi malinaw sa batas, sila ang magde-desisyon. Kaya kung anong sabihin nila, sila ang masusunod. Kasi ang batas natin, ang final arbiter, ang mga Supreme Court. Kaso, yung mga yan, tao lang din ang mga yan na i-impluensyahan. So mga kaupa, yun ang mangyayari. Kaya sabi ng si Pangulong Duterte, hindi na dapat tumakbo na Vice President. Ngayon, ang gusto ni Pangulong Duterte, kung tatakbo siya, syempre gusto niya, yung Vice President, gusto niya para magkasundo sila, di ba? So si Manny Pacquiao, hindi niya kinoconsidered na magkasundo sila. Kasi pinuna siya ni pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao sa kanyang mga aksyon tungkol sa bansa natin. Especially ang West Philippine Sea na ibig sabihin mga kaupak, ang sabi ni Manny Pacquiao, mahina daw yung aksyon. Nakukulangan si Senator Manny Pacquiao sa naging aksyon ni Presidente bilang pag-angkin sa West Philippine Sea na inaagaw ng dayuhang bansa. So ngayon, napupuna ito ng mga tagapagsalita, taga-advisor ng Pangulo, na si Manny Pacquiao pumipitik sa chairman ng partido ng PDP na si Pangulong Duterte. Eh kung meron pa dyan, alam mo naman yung ako mga kaupa, alam mo naman yung salita, kapag sumalin sa kabila, lalo na kung yung magsasalin, may sariling interes. Pagdating sa presidente, iba na ang dating. Kahit na sinabi mo ng maganda yan, ha? Kahit sinabi yan ni Manny Pacquiao ng maganda, pagdating kay presidente, iba na ang dating niya. Kaya nga sabi ni Manny Pacquiao, Mr. President, humihingi ako sa inyo ng appointment. Gusto ko mag-meeting tayo. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. So ngayon, baka sinabihan siya, Mr. President, Presidente, huwag ka na pumunta, huwag ka na makipag-usap niyan. Pwede ganun, di ba, yung mga legal adviser. So ngayon, kasi ang sinasabi ni Manny Pacquiao, baka daw uninformed ng tama si Pangulong Duterte. Kaya si Pangulong Duterte nagagalit sa presidente ng partido na si Manny Pacquiao kung saan magkapartido sila. So ngayon, mga kaupak, malabo sila magtambal. So itong malabo nilang pagkatambal, ito po ay nangangahulugan lang ng na lumalakas yung kalaban nila. Kasi mga kaupak, ganito po yan eh. Kung hindi sila magsasanib, ang Mindanao, mahati yan. Kasi si Presidente, Mindanao area, si Manny Pacquiao, si Senador Manny Pacquiao, Mindanao din siya, di ba? So ngayon, mahati yan. Kasi naghiwa-hiwalay. Kung ang kalaban nila, 30% sa kanilang, halimbawa mga kaupak, ang kalaban nila, 40%. Diba, 40% kalaban nila. Tapos, sila, 60%. Eh, ngayon nahati. Yung 60, hatiin mo. Duterte na lang. Mananalo ang kalaban niya. At yan ang gustong-gusto ng oposisyon. Diba? Sina Dr. Adat, sina Dr. Giannis. Ngayon, ang mga pinapalabas ngayon ng nakapaligid kay Pangulong Duterte, nasusulsulan daw si Manny Pacquiao nila, Senator Lacson, si Senator Trillanes, dating senador. So, kaya ganon. So, ngayon, ang bintahe nito, mga kaupak, ang mananalo nito, ang oposisyon, pag nagkataon. Sapagkat, yung solid na sinasabi nila, kung totoo yun, nako, mahati po yan. Naalala nyo po ba yung panahon ni President Gloria Aquino? Ang laki ng, ang laki ng oposisyon, kasi si PG ang lumalaban, si Kat, superstar, action star. Pero, nahati yan. Dahil ito si Senator Lacson, hindi nagbigay. Kung nagbigay si Senator Lacson, sabi nila, dinaya daw. Kahit dayain mo pa si EPG, hindi siya madadaya sapagkat ang tao, kumbaga parang ERAP, landslide. Kaso ito si ERAP, mali ng pinagkatiwalaan ng kanyang mga
political advisor kaya siya na impeach o hindi siya na impeach ano, hindi niya natapos ang kanyang term bilang presidente. Mga kaupak, ang haba. So ngayon mga kaupak, natatawa ako dahil nakita ko yung kay Secretary Panilo ano, advertising doon sa C5. Nakita ko yung advertising niya papuntang Katipunan, dito po yan sa Metro Manila, sa may malapit sa Ateneo. Nakalagay doon, tayo ang panalo, may pagbabago. Secretary Panilo naman. Anong pagbabago pinagsasabi? May pagbabago. Ang dami ng taong nagugutom dahil sa pandemya. Ang daming taong naghihirap. Dati yung mga naghihirap lang halos, ngayon mas lalong lumala. Tapos sasabihin yung panalo tayo. Ano ang napanalo na namin ng mga kababayan? Baka ho, Secretary Panilo, kayo, baka ho kayo lang ang nanalo. Baka yung pagbabago natin. Secretary Panilo, baguhin nyo yung slogan nyo sa ano. Huwag na magano. Siguro pwede pa yung isulong ang katotohanan. O kaya, laban lang. Pero sasabihin nyo, may pagbabago. Panalo tayo, Secretary Panilo. Kaya siguro si Presidente na mali-mali yung sagot, mali-mali sinasabi ni Presidente, baka pinapayuhan nyo ng hindi ayos. Kasi Secretary Panilo po, siya po yung Presidential Legal Advisor. Siya po yung isa sa mga pinapakinggan ng ating Presidente. So mga kaupak, hanapin nyo na lang yung sign billboard na sa dito sa Manila yan, no? Sa nakalagay doon sa C5. Panalo tayo, may pagbabago. Parang Secretary Panalo, parang wala naman ako nakita ng pagbabago. Oh. At saka yung panalo, parang ikaw lang, kayo lang ang nanalo dyan eh. So mga kaupak, shoutout na pala sa mga tao sa baba. I love you all. Team Organic, Team Barkadas. I love you all. Bye.